At dahil nga sabi mo yung pamilya, di ba, nandito na Donnie, I wanna ask your family in Binondo naman, ano ba yung pinaka mamimiss nyo sa programa to, lalong-lalo na sa Binondo? Let's start with you, Karina, dahil ikaw yung nag-smile. Well, syempre, sa Team Binondo, we always have fun scenes. And yung relationship talaga namin is friends talaga. And nadala namin yun behind the scenes kasi same as the Chews, we also are in the same room together. So we all have the same struggles, especially during taping. But at least we're all there together. And kahit ganun, kahit paminsan mainit, mahirap mag-taping, kapag nandyan yun isa't isa, parang yung trabaho nagiging fun siya. Nagre-reklamo ka ba? Minsan mainit? No, kasi no. Sa Chu kasi mansion eh. Oo nga eh. Oo. mainit din ba? Okay. So yung CR namin maganda. So, hindi. Pero alam mo yung small things like mga ganon, yun yung nagiging inside jokes. Pero at the same time, same experiences na will bring us together. And of course, Tita Nova is also a big person in the Team Binondo family. Yes. Since siya yun, mamang namin there. And she will always have candy. Sobrang joyous and loving yung tao na we all gravitate towards her. And because of her, yung taping, mas nagiging, mas na-inspire kami to work really hard. And mas minamahal namin yung craft namin. Thank you, Tita Nova. At home talaga, no? Talaga yun yung feeling. Alora? Inumpisa kang kasi. Ayan na. Nung binigay po kasi sa akin yung role bilang kapitbahay sa Team Binondo. So, ang first assignment ko po talaga sa first day is, syempre kilalanin yung, kasi mas, para hindi ako mahirapan sa mga eksena. So, kikilalanin mo sila. And isa lang po talaga yung standby area namin, isa lang yung dressing room. Pero habang tumatagal po, parang hindi na siya nagiging trabaho talaga. So, minsan nagkakamali ako sa lines kasi natatawag ko yung pangalan nila as pangalan nila. Natatawag ko as Jello. So, minsan mga ganun kasi feeling ko hindi na talaga siya trabaho. Marami kaming mamimiss. Sayang wala dito si Vivory ngayon. Yes, we miss you. So, palagi kami ang sabay uuwi. So, carpool, ganyan. Si Kare, mamimiss ko kasi palaging magmamadali kasi magsuschool pa siya. So, ganyan. Tsaka, productive talaga. And then, syempre, mga food trip namin sa Binondo. So, hirap. Dami mo mamimiss talaga, Jello. Yun nga po, tulad nga na sinabi nila Karina and Ate Alorski, parang naging pamilya na po kami sa Binondo dahil pag yan po dumadalo yung mga Chu sa Binondo, nakikita nila kami, nasa isang kwarto lang kami, tapos kapag pahinga po muna, nasa saig kami ni Anthony natutulog. Para kami mga local sa Binondo. At syempre, yun nga, kay Tita Nova, dahil siya po yung parang nagiging ilaw sa amin doon, parang lagi namin sinasabi na, si Tita Nova nga, okay lang sa kanya, okay na tayo. Parang ganun po. So, yun, sobrang may miss po namin. Syempre, mga food trip namin, madalas kaming umu-order ng pagkain. Yan si Donnie, ang source namin ng pagkain. Sarap ng pagkain sa Binondo. Yes. At amoy na amoy may pandesal kapag nagtitaping kami. Ang bango. Oo. Ayun, thank you. Thank you, Jello. Anthony? Ako, ang dami kong may miss eh. Syempre, of course, sila, Laura, Karina, and Tita Nova. Ayun, gusto ko lang sabihin kay Tita na ayun din kasi pares din kami doon na yung lola ko nakikita ko rin talaga kay Tita Novs. And yung mga maliliit na bagay talaga, yung bibigyan kanya ng candy, ng biskwit, pagka yung kahit yung sampalok, Tita, 'di ba? Ayun yung isang palok na candy, isa pina. May dala daw siya ngayon. Contribute a lot. Ayun, syempre, of course, pa kay Papa Ketchup. Diba? Ayun, syempre yung mga turo niya sa akin, yung mga turo mo sa akin, ng mga wisdom mo. Tulad ng ano? Anong wisdom yan? Yung mga tinuturo. Yung tulad ng ano? Yung pag ako naging shota mo. Yung, wag bakal pala sabihin yun dito. Of course, madaming, puro saya. Halos saya naman ang lahat ng mga, diba, puro kalokohan, yun. And of course, kay Dons. Syempre, miss ko yung mga eksena namin na di na namin nagagawa masyado. Pero yung kuliglig namin, yung mga masasayang eksena namin, yung deliveries namin, pag gano'n. Dami kong may miss. Of course, si
Maris din. Wow. Si Maris ba o si... Binondo ba? Ay, si oo. Binondo lang ba? Binondo. Di. Oo, oh, yun. Siyempre, yung mga eksena namin ng... mga masasayang eksena natin together. Yung ano nga yun? Yung nagkaganon tayo? Yung monkey bars? Yung nag-ano ka, yung nilabas mo yung Spider-Man mo, yun. Ang dami kayo, Robs. So, yun, no? Para lang talaga ang tulad sinabi ni Adora, para lang kayo naglalaro. At yun ang maganda eh, yun ang masarap eh. Naglalaro kasi so, na-enjoy nyo yung eksena, na-enjoy nyo lahat, and it really shows. Not just with the numbers, no, but yung pagmamahal ng lahat sa programa. Catch up! Ano ba yung pinakamimiss mo? Ano ba yung mga tinuturo mo nga? Yun nga, hindi ko maalala ngayon eh. Actually, gusto kong kalimutan eh. No, I'm very grateful and feel so lucky and fortunate to be surrounded by a very talented, very collaborative, very supportive group of individuals, the cast and the crew, everybody, and each of the members has parang some unique talent to offer to the table para lahat talaga mag-blend. So together we create magic. That's how I look at it. So yung boys yan, mga kasabay ko umuwi yan eh pag tapos ang hindi pa natatapos yung bonding namin sa taping hanggang mga taga South din kasi kami yan, sila Donnie. Pag may mga chances din, hindi lang kasing lupit ng mga taga ng mga chu na merong meron silang night, pero meron din yung mga binondo. May mga binondo rugas nights din kami na... Binondo rugas? May mga bonding moments din kami na pagtapos, umakain kami. Yun, yung mga food trip. Dong Bay. Yung mga paborito namin. Sa labas lang kasi ng building yung mga bilihan eh. Pero one of the most memorable siguro sa akin talaga is to be working with one of my idols. And isang check siya sa bucket list to be working with Tita Nova. Of course, marami tayong kwentuhan, Tita Nova. Hindi lang sa eksena. Ang dami kong natututunan, ang dami kong napipick up sa'yo. And just tama ka doon, just raw emotions, tama yung mga sinasabi nila, hindi natin masyado ng ano. And yun, ngayon nga, parang feeling ko nga, no, parang Freddy na rin yung dating ko eh. Parang more on Freddy Krueger nga lang yun, yung pagkakabanat sa akin. Pero I'm very thankful and super, super thankful to Direk May, Direk Raymond, Direk Ian, for giving me a chance to give Papi a life. Thank you. Thank you, Ketchup. Oh, we've heard Miss Nova a while ago. Especially with the things that she will miss the most. Pero if there's one thing that you miss in Binondo naman, Miss Nova, ano yun? Pagkain? Or... Siyempre, unang-una yung samahan. Yung pamilya kami lahat. It doesn't matter kung ano ang role mo, anong pamilya ka, basta't magkasama kami lahat. Ang binuo namin ay pag-ibig eh. Para nang sa ganun. Maramdaman ng bawat isa, nagmamahalan ng bawat isa, and it follows. Pagdating sa trabaho, professional lahat. At saka walang inggitan, wala kang maririnig na hindi maganda sa kapwa. It's always, when you see them, you're always excited para mag-shooting, mag-taping. And pag wala yung isa, asan si ano? Hinahanap na. Yes. Because nasanay tayo na we are family. Even our directors, our staff, they're so lovable. Pagpasok mo pa lang, good morning, Tita Nova! Embrace. You know, it's so beautiful na maraming mababait, maraming concern, maraming nagmamalasakit. Maraming nagtuturo kung anong tama. Even our directors. Direk May, itong mga director namin talaga antyaga din sa akin. Dahil medyo Alzheimer na ako ng konti. Yung ganon, no? Pero ganon kami sa taping namin. Talagang para kaming, para ko silang mga anak, para kami magkakapatid.
Ganun. And we miss each other. At pagdating ng take, we make sure na napag-aralan namin, na ibigay mo ng tama, na ibuhos mo lahat. Kaya tawanan yan, kaya iyakan. You know, we love our show so much. That is why we are top rated. Yes! Yes, at kitang-kita naman, just like what we heard a while ago. Bigay, bigay talaga. Nakikita nila. And that is love. How we work. And you can't buy that. Yeah, thank you. Ah, di ba? Di ba? Everyone loves Mamang, di ba talaga? And also, I think everyone will agree with me when I say, grabe yung pribilehyo na makasama ang isang living legend, an icon in the show. So again, Ms. Nova, maraming salamat po for saying yes to this beautiful project. Okay, now we have to ask someone, si Jimpy Anarcon from Freebie Manila to ask the questions. Hi, Jimpy. Hello. Good afternoon po and congratulations sa success ng Can't Buy Me Love. First question for Darren. Kasi ano, first teleserye mo to, di ba? And now it's ending. So, wrapping up lang the more than 6 months ng taping, ano yung mga naging learnings mo? Especially, dumaan ka din sa madami, yung character mo dumaan din sa maraming changes, may mga mabibigat na eksena. Yeah, yun po. Of course, I'll miss playing the role of Stephen kasi it's a completely different side to who Darren really is. Alam niyo po yun, laging masungit, laging galit. And recently naman sa recent episodes, medyo nag-soften up na siya. So my character development naman si Stephen. And I'm gonna miss, of course, the whole cast, the crew, the staff, lahat po talaga. I have done so many things for the first time in this show. Nagbugbugan si Bingo at si Stephen, gumulong-gulong sa bundok. Nakita nyo sa recent trailer kanina, naka-white suit ako. Siyempre, huwag na natin pag-usapan, pero nasa simbahan. So, mga ganun. Ang dami rin pinagdaanan ng character ni Stephen. So, I'm just really gonna miss this whole experience po talaga. And I'm just so grateful to be a part of this show na napunta po sa akin yung role ni Stephen din. So, ready pa tumawid for a next soap after this? Why not? I mean, I enjoyed it po talaga eh. So, I'd say I'd love to do more acting in the future. Thank you, Darren. Thank you and po. Then for Belle, kasi yung mga eksena this week, at least for Netflix and then yung mga mapapanood pa, no? Ang bibigat. Oh, yes. Diba? So, number one, paano yung mga paghugot mo doon? Saan mo kinukuha? Paano yung naging proseso, lalo na sobrang mabigat. Kasi yung una, very stoic lang si Caroline, yes. Di ba? Ngayon, marami na siyang emosyon. And of course, paano kasi na-support ni Donnie, especially in those scenes na hindi naman siya part of, pero ang bibigat for you. Wow, yung mga eksena, oh nga. Oh my gosh, I remember there was this one week we shot dire-diretso, everyday ata ko lumuluha. Pero, of course, with the help of our directors, thank you, Derek. Alamin namin pinag-usapan ni Derek for my character development. And I totally agree. Nung una si Caroline talaga very stoic and now may puso na siya. So yes, grabe talaga yung pinagdaanan niya. Big help talaga yung our directors and of course my co-actors here. Sana ko humuhugot. Kasi yun nga, I've been Caroline for 8 months. And she's always gonna be a part of me. Kaya parang kung anong pinagdadaanan niya, talagang pinagdadaanan ko rin along with her. As in, araw-araw ko rin question sa sarili ko, sino ba pumatay sa nanay ni Caroline? So yun, so ang dami talaga, the story itself, talagang while reading the script, talagang nadadala ako. And how does Donnie support me? And I think he could answer that. He's always there. Like, he's gonna check up on me whenever I do a big scene. Kasi nakikita niya yan sa sequence guide. Eh, kung gagawin ko ba, kunyari may breakdown scene ba akong gagawin? Iiyak ba? May big scene bang gagawin si Caroline? Makikita ko na lang gumi-message yan sa akin. Magta-text, oh, kamusta? How's your scene? Or he's gonna call. Kunyari, magkaiba kami ng unit. So, thank you. Thank you for checking up on me. Sorry, last pahabol na lang for Donnie kasi yung mga succeeding scenes naman parang sa character mo naman may mangyayari na mabigat and emotional. So ano, baka hindi pa pwedeng magkwento pero ano na lang yung mga i-expect namin, gano'n siya kabigat din, same level ba nung kay
Caroline o mas matindi pa? Kinakabahan lahat sumagot sa katanungan mo, Jimmy. Mabigat. Okay, one word. Mabigat, yes. Ayan. Okay, thank you so much po and congratulations. Thank you so much. Well, yung sinabing bigat na yun, kailangan natin abangan yung mga eksena leading up to the finale talaga. So, saktong-sakto talaga yung kasagutan ni Donnie. And ako lang, ang tanong ko lang, kayo na ba kayong magka-holding hands? Kasi, sa ilalim ng table, hindi namin nakikita dyan eh. Okay. Abangan din po natin yung finale na yan. Sana yan yung finale na walang... Sana yan yung walang finale, yung walang ending na relationship na yan. Okay. Speaking of bigat, mabigat din yung mga roles na pinapakita ng mga chuse. Intense yung mga eksena nyo. Lalong-lalo na, sinabi na favorite ka daw ni Rico Blanco. Uy, gising ka na, Albi? Tulog ka na naman. No, I wanna ask this question to Joao, to Albi, and she. Gaano ba kahirap i-portray yung mga roles nyo, lalong-lalo na patindi ng mga eksena every single time? Kasi, teaser pa lang, trailers pa lang sa TV, sa social media, inaabangan na lahat yung mga confrontation scenes niyo. I want to ask Chi first. With me naman as Jersey, I just hope that we have our own Jersey in our life, a friend na who won't judge you but hindi ka ito tolerate sa wrongdoings na ginagawa mo or yung mindset na meron ka. Kasi with Jersey and Caroline, Jersey understands where Caroline is coming from, the hurt that she has, yung mga pinagdaanan niya. Sobrang hindi madali yung pinagdaanan niya. So, kailangan niya ng support system. So, I'm just happy na with Caroline. Thank you, Belle. Kasi ikaw ang nagbigay ng foundation also for Jersey para... maibigay natin sa viewers also na there's a friendship like this and a genuine friendship na we will cherish forever, hindi lang dito sa Can't Buy Me Love, pero kahit hindi lang tayo taping friends, hanggang labas dito, we will be forever a family. Thank you so much. Thank you, Chi. I think the question na tatanungin ng lahat pagdating ng Tuesday next week, natuloy ba yung Tuesday night nyo? Natuloy? Last week. Last week. Meron. Hindi, nung isang araw lang yun. Sorry. Nung isang gabi. Nung isang gabi lang? Uy, Albi gising. Albi? Siguro, like, yung naging challenge lang sa akin is... hand to mouth kami sa script eh. So, like, hindi mo alam talaga kung saan ba pupunta, or you know what I mean? Like, when you guys ask us the questions, a lot of the times, we don't even know the answers, bro. So, we're just doing the keeping best. It real. Just keeping it real, bro. Okay. Diba? It was just that also, and another one is, kasi I'm an older brother talaga in real life. So, yung role ng big brother, medyo, it came natural to me na, diba? Like, sa start lang nung una, it's just, the last time we were here, diba? Nag-iisip ako, makakasundo ko ba itong mga to? At least ngayon, alam ko na sure hindi kami magkakasundo. joke lang. Pero, yeah, diba? So, it was just fun all around. It wasn't very... never siya naging super stressful or mahirap. I think this is the first show I've done na hindi ako nagka-panic attack sa stress. Diba? So, like, yun, mamimiss mo lang talaga yun. And... mas mamimiss ko yung alam kong may taping na ako kasi pagkatapos nito, hindi mo alam gaano katagal ka walang taping. So, real? Oo, sige, mamimiss ko na rin kayo. Napilitan? Ano ba to? Thank you for being so real, Albi. Okay, Joao. Ako naman po, challenge as Carlo. But I don't think as Carlo, it's also as Joao. Is because I've been working with the Chews in most scenes. At mas matagal na po sila sa akin sa industriya at alam rin po ninyo na sobrang galing nila. So the challenge for me naman was how to step up my game whenever I have scenes with them. Because honestly, in the beginning,
takot na takot ako. I was scared because I haven't worked with them, most of them, at alam ko magaling sila eh. So, but I'm thankful and grateful because every time we do a scene together, and alam nyo naman mga chills, puro awing na eksena naman, yun na yung joke sa Twitter na, eto na naman yung mga chills, mag-aaway na naman sila palagi, ayan lang. Ay, mga Power Rangers and Teletubbies daw, pero whenever we have, whenever we have those scenes, it motivates me knowing that I have great co-actors and actresses with me. And I think, I always think na, is this the best that I can give? But every time I'm with them, I'm watching them, I'm in the scene with them, nafi-feel ko na, yo, I can do better, I can do more. At nakukuha ko sa kanila talaga. Hindi, ganun talaga. That's how I feel. Ganun pala kausapin sarili mo. Yeah, so, yo. Natutuwa ako and grateful. So, it's just how to step up my game and I've learned so much from them talaga. And that's one thing I'm gonna miss is, you know, working with them. Yeah. Actually, everyone leveled up their game sa serie na to. And si Direk agrees with that statement. Yes, Direk? Everyone. Actually, to begin with, they're excellent actors na. So, kumbaga, parang yung sinimula nila magagaling na all the more pa because of the chemistry. I think individually magaling, and then nung pinagsama-sama pa, all the more magaling. Kaya talagang when they have scenes together, makikita mo talaga ang powerful. Tapos, Joao is right eh. Parang you feel like you have to step up because may iwan ka. Because everyone talaga is delivering, whether it's comedy, whether it's drama, whether it's intense confrontations, everyone levels up. And everyone delivers. And I'm so proud of course, si Donnie at si Belle because, syempre, they're the youngest na ano dito sa, I think yung dun sa group, na from the time we started to now, the growth as actors, they have matured so much. As in the scenes that they've done, because it's not just, you know, they've done a lot of romantic films, series, and now they've gone beyond romance. They've gone beyond that. And I can say that after this, they can already do like individual projects because they can step up, they can level up. And they have leveled up already in this show. And I'm just so proud of how they have grown. And I am excited to see more from them after this. Ooh, you guys have evolved. How do you feel about that? What can you say, Belle and Donnie? Ano? I'm not saying ano mag-individual projects sila. I'm just saying that they can. They can. Oh, nag-evolve. Every time may nagsasalita, Kuya Rob, pinipigilan ko yung luha ko. Sabi ko, wag ka tumulo. Kasi... Okay, wait. Kakalma lang ako. I've always had conversations with Direk about Caroline. Ako katabi kasi kita eh. I remember dito sa hallway na to, we did our first scene kay Caroline na kinakapa namin yung character ko kasi I've never done a character like this na very stoic. Grabe yung power niya. Sabi ko, Direk, paano? Paano ko siya mamahalin? Pero si Direk, andun siya bawat step of the way with me to discover more about character, not just my character, with myself. Ayoko umiyak! Ano ba yan? Wait, may tissue ako dito. With myself. So, like, I would say na Caroline is really etched in my heart na, not just because of Caroline, but because of everyone here. So, I'll always be grateful that I'm part of this journey, and it, you know, it'll always leave a mark. And I think si Caroline, siya yung isang tao, character sa buhay ko na hindi mawawala. Yun. Siyempre, kami naman di namin magagawa yung trabaho namin if we don't feel comfortable with those who are working with, like, Direk May, Direk Raymond, Direk Ian, kasi we're given a safe space to really talk to them. And when we give them our suggestions, actually, before the scene, before we take, tinatanong muna sa amin, uy, paano yun yung atakihin to? As Bingo, knowing Caroline. So, very cooperative, very collaborative.
everything that we do on set, we talk about first with our directors and with everyone around us. So I'm just so happy we were given a safe space to do that. Si Direk May, kasi mahirap din na umarte na hindi ka komportable talaga. So si Direk May, even when we're not taking, actually ka-text ko yan, sobrang naging komportable ako sa kanya. And I'm really happy that I've gained this relationship with her because it's my first time to ever work with her. And I'm just so happy na siya yung piniling director nito and she accepted this project because we were able to grow and we were given that space to really go past our comfort zone and do things that we didn't know even we can do. Oh, thank you. Thank you. Galing. Ganda ng mga sinabi ng mga bida natin, syempre, for Can't Buy Me. Actually, lahat naging bida eh. Everyone showcased a great performance, a great scene sa Can't Buy Me Love.